nagustuhan niyo yung pinaggagawa ko kanina na drum solo, guys. So meron akong channel at saka page, nandiyan lang sa ibaba ng screen. So check niyo yan. Alright, maraming salamat. Alright, yun. Good day sa mga katambuleros. Siyempre, ako po pala si Jess Adan. Yan, ang iyong tagapagtambol. Yun, so magandang araw po sa inyo lahat. Una-una, maraming salamat sa Tribal Gear, PH, yan. Rendrix Drum, at siyempre kay Sir Blue at kay Ma'am Melody sa Drum Teacher Manila sa napakagandang opportunity na to. Sobrang salamat. Ngayon, pag-uusapan natin ang kung paano mag-construct ng drum solo. Unang-una is, meron po akong hinandang acronym. Kumbaga, every letter ng drum solo, merong ibig sabihin. Gagamitin natin yung words from the word itself, drum solo. So, letter D, description. Ano nga ba ang drum solo? Ang drum solo po ay isang freedom. For me, it's like a freedom ng isang drummer. Okay, para i-showcase niya yung skill niya bilang drummer. Okay, so ito yung parang pinaka-moment natin. Okay, ito yung pinaka-showtime natin. Okay, pero another letter D, depende pa rin po yan. Okay, so kailangan nakadepende tayo kung anong sitwasyon. Nagsosolo ba tayo ng may kasamang grupo? Nagsosolo ba tayo ng mag-isa lang? O nagsosolo tayo sa sarili natin, sa bahay, ganyan? So nakadepende sa maraming bagay. Kailangan alam natin kung para saan ba yung drum solo natin. Siyempre, kasunod dyan is letter R. Okay, letter R is, number one is rudiments. Siyempre po ang rudiments ay basic foundation. Dito po nanggagaling lahat. Grooves, fills, chops, linear. Okay, so dito po nagsisimula. Kailangan po natin patibayan yung basic foundation na yan. Okay, para po siyang pader ng isang gusali na kailangan matibay siya. Matigas. Another R, which is resource. Nowadays, mga katambol, ay napakadali na pong matuto. Siyempre, andyan na po yung social media, andyan na po yung Facebook, andyan na yung YouTube. Malaking tulong po siya. Take advantage po yun, guys, kasi libre na po. Manood po tayo ng mga drum off. Yan, sa Amerika, meron po tayong drum off. So, manood po tayo ng mga videos ng mga sumali po doon, yung mga nag-champion, yung mga nag-finalist. Yun po kasing ginawa ko. So, panoorin po natin yung mga video na yan. Dito sa Pilipinas, panoorin po natin yung Tribal Drum Duel. Yun po yung pinakakilalang drum competition po dito sa Pilipinas, no? Tapos, from watching lang yun, no? Pinapanood nyo lang siya, marami na kayong matututunan talaga, promise. Hindi nyo palang pinag-aaralan, pinapanood nyo pala, meron agad learning yon. Another is routine. Routine, okay? So, yung routine po ay, dito na mababase yung sipag nyo dito, eh. Ibig sabihin, dito nyo nagugugulan yung time para ma-workout yung mga rudiments na to, ma-workout yung mga pinag-aaralan. Nyo, ito na yung parang pinaka-training o kaya yung workout nyo kung paano nyo i-develop yung drum solo. So, gamitin natin yung mga naunang R, rudiments. Okay, so syempre, dyan yung singles, doubles. So, patitibayin natin yon. So, ano po yung mga example nun? So, yun nga, share ko po yung ginawa ko nung last 2014, yung sumali po ako sa drum duel. So, ang ginawa ko po is double stroke siya, na 60 notes siguro siya. Tapos, ginagawa ko is, piniplay ko lang siya sa isang surface, tapos ginagawa ko siya ng 1 hour without stopping po. Pero hindi siya sobrang bilis. Ano pong aim ko doon? Number one, yung wrist ko, ma-develop po yan. Yung forearm, yung arms, yan po yung aim ko, ma-develop po yan. Ma-develop po yung stamina. Tapos, syempre, yung speed, andun na rin, kasunod na yon. At saka yung tagal mo, yung endurance, when it comes to the rudiment itself. So, marami pa, double stroke pa lang yon. So, ganito ang ginawa ko. So, ganun pong ginawa ko noon. 1 hour po na walang tigil, yung double stroke. Ganun lang siya kabilis. Sumali na po ako ng drum duel para po akong walang hawak na drumstick. Ganun siya kagaan sa pakiramdam nung ginawa ko yung ganung routine. So, yun po yun. At same goes with paradiddle, same goes with single stroke, at same din po sa ibang rudiments. Nasa sa inyo na po yun kung anong uunahin nyo. Okay? So, yung routine, napakahalaga po niyan. Mag-spend po tayo ng more time, as in, hindi lang 30 minutes, hindi lang isang oras, iba. Feeling nila pag isang oras, matagal na. No! May kasama po ako sa drum duel, nagpa-practice ng 8 hours. Zach Alcacid yan. 8 hours po, guys. 8 lang naman. So, ganun po yung dedication dapat sa practice hours, okay? Para talaga ma-develop natin. So, next one is letter U. Uniqueness, guys. Each drummers are unique po. Sobra. Okay? Okay lang po tayo na gumaya. Wala pong kaso doon. Gumaya po tayo ng style ni, for example, ako, Mike Portnoy, Mike Mangini, Virgil Donati. Yan po yung mga influence ko eh. Pero kailangan may gagawin ka pa rin na isang pattern na sa iyong iyo lang talaga. Iyong iyo. Okay? So magbibigay po ako ng example niyan. Okay, so ito pong example ko ay inspired by this artist na binanggit ko.
Hindi po si kanila galing, pero ginawa ko siya inspired po sa mga nabanggit kong yun. Ano po ba yun? Ang countings po nito, simulan natin sa countings, ay 5-4 and then 3-4 and 1-8. Tapos 5-4 and 1-8, 3-4 and 1-8, and then 1-4 and 1-8. So pag binilan po natin siya, wala po munang combinations, no? Pag minetroan natin siya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 4, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1. So parang ano siya? Combination siya ng 8 notes and quarter notes. So pag ginawa natin siya na may combination ng rudiments, ibig sabihin, lalatagan natin ngayon ng rudiment. Ang pinili ko pong rudiment ay paradiddle, guys. So again, yung counting niya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. So, ganun po siya. Yung pattern po na yun is ginawa ko, guys. So, dun palang papasok yung uniqueness. Pag narinig po yun ng mga judges, for example, kung sasali ka ng competition, yun po yung magpapang-ibabaw sa'yo. Kumbaga, magiging, parang kakaiba yun, ah. So, yun na. So, pag ginawa ko po siya, yun lang. Nasa bell po siya, right hand. Nasa hi-hats, yung left hand. And then, yung pattern niya, yun nga, yung countings niya. Gagawin ko, ah. So doon po papasok yung uniqueness, hindi lang po doon nagiging limitado yon. Napakarami pang bagay. Pwedeng may groove na ginawa ka na sayong-sayo lang. Pwedeng may chops na sayo lang talaga na maririnig. Pwede rin cowbell groove or pwede rin tricks. Yung mga bato-bato, di ba? Yung mga spinning. Kailangan talaga yun eh. Uniqueness, okay? Originality, ika nga. Okay, letter M. Letter M is musicality, guys. Ibig sabihin, yung lahat ng dynamics kailangan magawa natin. From sa pinakamahina, sa mahina, sa katamtaman, sa malakas, at sa sobrang lakas, at sa pinakamalakas. At sa kahaluan natin ng silence din. So pag pinag-combine po natin yung dynamics na yon, doon nagkakaroon ng buhay yung drum solo. Okay lang naman yung nagwawala ka. Okay lang naman yun. Problema dun eh. Pero kung gusto mong mas maging malaman yung drum solo mo at mas maging musical, gagamitin mo ngayon lahat ng levels of dynamics. So ginagawa ko is start ako minsan, madalas pala sa mahina lang. So ang ginagawa ko is talagang gusto kong daanan lahat ng dynamics. Gusto kong daanan siya lahat. Gumagawa nga ako ng parang, kumbaga sa kanta is yung may verse, di ba? Merong intro, may chorus, at saka yun na nga, may bridge, kung ano man. So ganun po yung nasa isip ko. Gusto ko may structure siya. Hindi siya yung, okay lang naman yung malakas eh, pero kung bibigyan ka ng matagal na oras na mag-drum solo, syempre, kailangan mong daanan lahat to para mas maging interesting din siya pakinggan. Okay, so that's M, musicality. Ay, dadagdag ko rin doon sa M is yung motivation. Ito kasi yung magpapanatili ng spirit eh, motivation. So dito papasok yung mga inspiration mo. Ako, for example, Mike Portnoy, Mike Mangini, Virgil Donati, Bobby Jarzombek, Terry Bozzio, sino pa ba? Dito sa Pilipinas yan, sila Sir Mike, syempre Sir Blue. Yes! Alright! Woo! Letter S na tayo, guys. Storytelling. Para kang gumagawa ng story ah. For example, nanonood ka ng movie. Siyempre, sa movie naman, tahimik muna sa simula. May suspense. Tahimik muna, tapos parang minsan sa kalagitnaan, parang may parating na kalaban, unti-unting nagbi-build up yung dynamics, no? Sa katapusan, nag-aaway-away na sila. Kumbaga yung mga taong manonood sa'yo, pwedeng mabibitin sila, tapos may aabangan sila. So yung ganun ba? So kailangan may storya. Napaka-importante yan. Lalo pag sumali po kayo ng tribal drum duel, napakahalaga po ng storya sa drum solo. So magbibigay po ako ng example sa ganyan. So gagamitin ko yung mga nauna, musicality, rudiments, ganyan, uniqueness. Example po. Parang ano siya, parang siyang may, parang kami story na gustong gawin. Parang, siyempre yung mga continuous drum solo, di ba? So okay lang.
lang yung ganun. Walang problema doon. Pero pag gusto nyo mas maging structured yung solo or mas gusto nyo may nilalaman talaga siya, may content siya, parang movie, kailangan nyo gumawa ng storya. Ang inspiration ko dyan sa mga ganyan is nag-iisip ako ng parang mga theme. More on tribal eh, parang mga tribo. Drum, drum, drum. Parang nag-ano sila ng, nagtatawag sila ng mga katribo nila. Naiisip ko yon. So, isa yung mga examples sa mga ginagawa ko pag nag-solo din ako. So, that's letter S, storytelling, guys. Next one is outcome. So, ano po yung outcome? Ibig sabihin, ang gagawin po natin dito, yung mga nauna ko nabanggit, i-re-record po natin yun, guys. Oh, bakit po natin i-re-record? Siyempre, titingnan natin ngayon kung anong kinalabasan. Minsan po kasi tayo din yung teacher sa sarili natin eh. Tayo yung estudyante, tayo din yung teacher. Bakit po? Kasi binibidyo natin yung sarili natin. And then after po nun, i-assess natin yan. Guys, ginagawa ko po ito. Napakahalaga nito. So binibidyoan ko po yung sarili ko. From there, hinahanap ko kung ano yung parts na, ay, medyo mali ito ah. Ay, ito okay, ayos to. Gusto ko to. Ay, ito, baguhin ko nga. Parang, ano eh, parang hindi ko naman, parang wala sa puso. Eh, parang ganun ba? Mahalaga din po dito is humingi rin kayo ng mga opinion sa mga drummers, professional drummer, mga kaibigan mong drummers, suggestions, ganyan, comments, kung ano bang problema, kung ano bang kailangan pang improve, kung ano yung maganda doon. Napakalaga po nun yan. At ginawa ko po lahat yan, guys. So, letter L po tayo, guys, ng solo, which is love and passion. Yes, alright. So, yun nga nga, nabanggit po, meron pong video Sir Blue noon. Puso, lagyan mo ng puso, guys. Alam mo, guys, pagka ginawa niyo po yung drum solo ng, okay, technicality, wise, chops, andyan. Pero pag kulang sa puso, minsan bitin pa din. Kasi yung nagsisimpleng beat ka lang, pero punong-puno ng puso, tumatagos eh. For example, rock drummer po ako, di ba, guys? Rock drummer ako. Siyempre, ang karakteristik ng rock is kailangan bigay todo, may angas, di ba? Kumbaga, talagang rock and solid. So, pagka sinabi natin talagang may puso, kailangan each note, damang-dama mo talaga. So, parang ganito po siya. So, ini-enjoy ko yung bawat ninamnam ng beat, ini-enjoy ko siya. Bawat snare, bawat hi-hats, bawat bass drum. Yun po yung secret doon. Mamahalin nyo talaga siya. Love what you're doing, ika nga. And then lastly is yung O. Overall performance, guys. So, ito na yung parang sarili mo. Okay, ako po kasi ay combinations ng metal. Yun nga, binabanggit ko yung mga artist na hilig ko. So, kinukombine ko yung mga natutunan ko sa kanila. Terry Bozzio, Mike Portnoy, ano pa ba? Virgil Donati. Sa Latin yan, si Ice and Soler, yan. Influence ko din yan. Sino pa ba? Mike Mangini, yan po. Bobby Jarzombek. So, kinukombine ko po yung concepts nila. Maliban doon, kinukombine ko din yung sarili kong gawa, guys. Okay? So, for example, konsepto ni Mike Portnoy. So, ilagay natin yon. Konsepto ni Virgil Donati. Okay, yung mga tricks niya, yung mga speedy na ano niya, ng mga single stroke. Yon, Virgil Donati po yon. Ano pa ba? Sarili kong gawa, yung kanina. Okay, so originality. Tapos yung Latin, ito po, pwede nilagyan. So ibig sabihin, napakadami po. Lahat po ng mga influence natin, pwede natin silang kuhanan. Kung tayo naubusan ng sarili nating bucket o naubusan tayo ng sarili nating style, doon tayo kukuha sa kanila, hihiram tayo. Lalo kung bibigyan tayo ng slot na mahabang time, like 5 minutes or 10 minutes, syempre napakahaba nun. So, paghahalo-haloin natin ngayon yan. Okay? So, yun po. Maraming salamat. Sana may matutunan kayo, guys. Napakasaya ko ngayon kasi nabigyan ako ng opportunity again na makapag-teach, makapagturo sa Drum Teacher Manila. Maraming salamat kay Sir Blue. Okay, asa kay Ma Melody sa opportunity na to again. Okay, kung gusto niyo po yung mga videos ko, follow me, guys. Okay? Andiyan po yung link sa baba. So, yun po, guys. Subscribe din, okay? So, again, my name is Jess. And yes, rock and roll!